Tunay na hindi matatawaran ang kahalagahan ng delivery rider sa panahon ngayon, mula sa pagkain hanggang sa pang-araw-araw na mga pangangailangan. Sila ang naghahatid sa ating mga pintuan. Hinihimo ko ang Department of Labor and Employment na agad maglabas ng guidelines at labor standards na magbibigay ng social protection coverage sa ating delivery riders. Hindi kasi sila itinuturing na empleyado ng mga mobile app operators, kundi freelancers lang. Kailangan mamagitan ang DOLE para matugunan ang unethical terms of employment gaya nito, para madeklara silang empleyado at maging eligible sa SSS at PhilHealth benefits. Sa ilalim ng mga puno sa gilid ng isang mall, inabutan ko ang isang grupo ng mga riders at nalaman ko ang ilan sa kanilang mga himutok. Isa sa kanila, si Salvador Cajipe, natanggal bilang company driver na magsimula ang pandemya noong nakaraang taon at ngayon ay isang rider ng isang kilalang mobile courier service company. Pag-amin ni Salvador, hindi malinaw kung ano ang employer-employee relationship nila sa courier service company. Status dito, ewan ko sa kanila kasi medyo magulo rin eh. Tinatawag nila kaming partners pero sa tingin ko kasi parang ano lang, parang naka self-employed ka rin lang na ikaw lang yung may hawak ng oras mo, tapos kumbaga binabayaran mo lang sila para sa application kasi 20% yung kinakaltas nila sa lahat ng kikitain mo. Sabi niya maraming riders ang gusto ng masuklian naman ng mga benepisyo, ang sakripisyo at paglalagay nila sa kanilang mga sarili sa panganib, sa lansangan, sa mga elemento ng kalikasan hanggang sa maaring pagkahawa ng sakit. Maraming nagre-reklamo based sa hindi nila gusto eh. Ako naman, hindi naman para makialam. Kasi in case na bumalik yung normal, alis din ako dito eh. Ibinahagi niya na ang pagkakaroon nila ng insurance ay depende pa sa kanilang delivery output. Meron po silang itinetect sa amin na in case na mabit mo yung sa 1 month kasi may required sila ng booking na makukuha mo, tapos sasabihin nila na insured ka na. Hindi ko pa naman nasusubukan na tayo kung subukan sir, ayaw akong makaksidente. Si Christopher Gisahan, naghihintay rin ng booking at dalawa pa ang kanyang mobile delivery service app para anya mas maganda ang kita. Sinubukan niyang ituloy ang pamamasada ng tricycle kahit matumal ang biyahe dahil sa pandemya para mabuhay ang kanyang pamilya. Ngunit nitong January, naisip niya na kailangan na niyang baguhin ang diskarte. Dati po akong tricycle driver. Ngayon po yung tumal po ng biyahe namin sa tricycle, hindi na po kaya mong mag-suporta ng sa pang araw-araw. Kaya po, nag-try po akong mag-apply sa Lalamove. Ngayon po, natatanggap naman po ako. Yun na po, saka na po ako naglalamove. Nag-delivery na lang po ako kaysa mag-tricycle. Sabi niya, pinapangarap din nila maging regular na empleyado para sa mga benepisyo. Ngunit pag-amin niya, kung bababa naman ang kanilang arawang kita, lalaban na lang siya bilang freelancer. Pwede naman po, kaso kung nasa rules nila yun yung ganun kasi, ang hirap din magano. Nasa rules po nila yung kung gusto ko, kasi mas maganda po yung regular na empleyado ka nila, may benepisyo ka. Hindi katulad po nitong partner driver ka lang. Partner driver na wala kang benepisyo na SS. Tapos yung insurance pa nila, hindi mo pa sure. Kung madisgrasya ka man, hindi mo sure kung may makukuha ka sa kanila, may tulong silang may bibigay sa inyo. Kasi pagka regular rate, parang mas ano pa po eh, mas malaki po yung kita namin sa ganito kaysa yung magre-regular kami. Magandaan niya kung ang pagre-regular ay ibibigay sa kanila ang minimum nilang kinikita araw-araw at may bonus kapag lumagpas sila sa kota bukod pa sa ibang benepisyo. Pwede rin naman po yung ganun. Pwede rin naman po yung regular. Tapos pag na-hit yung target sa 1 month, may benepisyo. Tapos, yun nga po. Kaysa naman sa ganito na hindi kami sure sa rider namin. Wala kaming, kumbaga, pag nagkakasakit kami, nakakuha kami ng COVID sa kalsada, walang tutulong sa amin kasi wala kaming benepisyo, wala kaming PhilHealth, wala kaming ano. Si Edubiges Abaya, dating security guard at naging partner rider na mawalan ng trabaho, sinabi na maganda kung sa komisyon sa kanila ng courier company ay kasama na ang hulog nila sa social security system at PhilHealth. Sa binabawas namin nilala na 20% per customer na
binabawas sa amin, dapat kinakaltasan talaga ni Lala yan ng SS sa kapag-ibig, may benepisyo. Yun nasabog, natawag nilang benepisyo. Kasi ang bag namin dati is 1 year to free lang ito eh. Ginawa nilang lifetime. Habang buhay ko na kay Lala, 200 a month. Oh. 200 a month. Dapat dito, 200 a month, binibigyan nila kami ng benepisyo kasi sinasabi nilang SS, pag-ibig. Pwede naman kaming kaltasan sa wallet. Dahil kasi naka-wallet kami sa apps. Ngunit sa sitwasyon naman ng food delivery rider na si Richard Picasso, sinabi nito na malaking tulong sa kanya para mabuhay ang kanyang pamilya, ang kanyang bagong trabaho, at sa ngayon ay wala pa siyang maihiling pa. Naendo siya bilang merchandiser sa isang mall at nahirapan pa na maghanap ng mapapagkitaan dahil sa pandemya. Wala po kayong pinagkakitaan eh, kasi nga yung dati namin trabaho, end ship, ano kagad, endo. End of contract kami kasi ano lang kami, casual lang kami. Okay, anong trabaho nga? Merchandiser. Sa parang sa mall, gano'n? Opo. Gumanda yung buhay namin. Kumbaga, nakaaluwag kami dahil kay Foodpanda. Kasi kung walang Foodpanda, wala kami ngayon. Paano yung buhay namin ngayon? Kaya wala rin kami masasabi kay Panda dahil siya po yung tumulong sa amin para maging makaahon sa ano, makaraos sa hirap po. Ang mga nabanggit na hinaing ng mga delivery riders ang nais ni Ontiveros na aksyonan ng DOLE. Napapanahon na para maglabas ng kaukulang tuntunin para sa buong logistics sector dahil mas maraming kababayan natin ang namamasukan sa tinatawag na gig employment. Huwag nating kalimutang frontliners rin ang ating mga delivery riders. Dahil sa kanilang pagkayod, ligtas at komportable tayo sa loob ng ating mga bahay. Sa gitna ng napakalaking krisis pangkalusugan at pang-ekonomiya, hindi kalabisan ang hinihingi nilang proteksyon. Janice Cosio, Radyo Inquirer Online, Bayan Nagtatanong, mamaya nag-uusisa.